Magandang gabi, Oriental Mindoro, 11 sa buwan ng Abril, taong 2013. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Voters Information Sheet na hatakda ng ipamahami ng City Comelec. Delegado na sila ang Mindoro sa Aliwan Festival 2013, tumulak na. Mahigit 130 estudyante pasok sa SPES program. At sulitalin na ating mga balita, mahigit 130 estudyante ang nabigyan ng pagkakataon upang mapabilang sa programang Special Program for Employment of Students. Ngayong bakasyon, sa ilalim ng ahensya ng Department of Labor and Employment, katuwang ang lokal na pamahalaan upang magkaroon ng trabaho sa iba't ibang tanggapan at ahensya ng gobyerno sa lalawigan. Ayon sa provincial peso, ang mga naturang estudyante ay magsisimulang magtrabaho sa Lunes, 15 ng Abril ng taong kasalukuyan sa mga ahensya gaya ng SSS, Filial GSIS, TESDA at sa iba pang tanggapan ng provincial government. 32 araw ang ilalagi ng mga ito sa bawat tanggapan bilang clerical workers at tatanggap ng arawang sahod na 150 pesos at may kabuuan 3,300 piso. Samantala ayon na rin sa nasabing tanggapan, dumaan ang mga nasabing mag-aaral sa masusing ebaluasyon at kwalifikasyon upang maiwasan ang posibilidad ng problema. Asahan naman na magkakaroon ito ng maayos na kasanayan o magkakaroon ng maayos na kasanayan ng mga estudyante na magagamit sakaling magtapos sa kanilang kasalukuyang pag-aaral. Ilan pa sa mabuting na idudulot umano nito ang pagkakaroon ng pagkakakitaan ng mga naturang mag-aaral ngayong bakasyon. Susunod, Voters Information Sheet nakatakda ng ipamahagi ng City Comelec. Ang balitang yan makalipas po lamang ang ilang paalala. Morningstar Properties and Development Corporation. Good Shepherd Country Homes gives a breath of fresh air, greenery and peaceful surroundings. Experience the charm of relaxed countryside life. It's just 3 minutes away from the town proper. Good Shepherd Country Homes is the place you would want to call home. Offered single attached, townhouse and combined townhouse can avail through Pag-ibig Fund. Morningstar Hills, exclusive subdivision, top of a hill, create your own exterior design houses. Morningstar Properties and Development Corporation. For inquiries, call 043-288-1600. Ngayong panahon ng halalan, mahalaga na malaman nating mga mamamayan ang totoong balakin at hangarin ng mga taong naghahangad na maluklok sa iba't ibang halal na posisyon sa pamahalaan. Ano nga ba ang kanilang mga plano para sa ikabubuti ng lugar at namamamayang nais nilang paglingkuran? Ang Tamara Vision Network Incorporated, sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk, ay magkakaroon ng Candidates Forum kung saan inimbitahan namin ang mga kandidato sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng silangang Mindoro, kasama na ang lungsod ng Calapan. Gayun din ang mga tumatakbo bilang bukal at kinatawan ng unang distrito sa probinsya sa Kongreso. Mula sa 3 ng Abril hanggang 8 ng Mayo, sa mga araw ng Miyerkules at Sabado, ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga nagnanais na maluklok sa pwesto na ilatag ang kanilang plataforma de gobyerno at harapin ang mga usapin sa mga lugar kung saan sila kumakandidato. Hangad ng TVNet na matulungan ang mga mamamayan sa pagpili ng taong karapat-dapat nilang iboto. Sino nga ba ang may panindigan at higit na may malasakit sa mga mamamayan? Kilatisin ang mga kandidato sa inyong lugar. Tumuto sa boto ko para sa bayan ko. Ang espesyal na edisyon ng Newsline City Talk ngayong panahon ng eleksyon. Ang programang ito ay handog sa inyo ng TVNet, ang inyong kabalikan sa pagbabantay sa halalan. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes.
Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. Kaugnay ng nalalapit na eleksyon, patuloy ang paghahandang ginagawa ng Commission on Election, kung saan ayon kay City Comelec Acting Election Officer Nestor Salvacion, maliban sa pagdaraos ng training ng mga BEIs noong March 22 hanggang 29 at PICOS technicians noong April 2 at 3, abala naman sila ngayon sa paghahanda ng mga ipamamahaging voters information sheet kung saan nakalagay ang mga mahalagang impormasyon na kailangang malaman ng bawat botante. Ang mga preparasyon na ginagawa natin ngayon ay tungkol naman sa voters information sheet kung saan may mga nakalagay doon, kung saan sila nakarehistro, anong lugar, anong voting center, at malalaman natin, malalaman ng bawat botante kung saan sila pupunta sa May 13, 2013 National and Local Elections. Hinggil naman sa official list ng mga kandidato, may ilan-ani ang naging pagbabago mula sa kanilang certified list of candidates. Kung saan sa website ng COMELEC, may ilang kandidato sa pagkakonsehal ng lungsod na nabago ang posisyon sa official na listahan ng nasabing ahensya. Meron lang lumabas ng mga official na listahan ng mga kandidato at may mga pagbabago doon sa certified list of candidates. Dahil ang mag-a-appear sa balota ay ang sinulat nila doon sa kanilang certificate of candidacy. No? Halimbawa, ginamit nila yung kanilang maiden name, yun ang lalabas sa official ballot. At ito ay kalakip doon sa voters information sheet. Samantala, nagpaplano na rin ang City Comelec ayon kay Acting EO Nestor Salvacion na magsagawa ng voters education sa mga barangay kung saan makikipag-ugnayan anila sila sa mga barangay captains upang makausap ang mga botante at mabigyan ng sapat na kaalaman hinggil sa gagawing pagboto ng mga ito ngayong eleksyon. Bukas na ikalawing dalawa ng buwang kasalukuyan ang itinakdang araw ng unang pag-arangkada ng Operation Backlash ng Task Force Backlash na binubuo ng election officer bilang chairman, City PNP Chief of Police bilang vice chairman, at ang third party naman ay ang deputized agencies gaya ng ENRO, GPWH, PPCRV, at iba pang volunteer organization kung saan ayon kay City Comelec Acting EO Nestor Salvacion, hindi nila palalampasin ang mga illegal campaign materials na wala sa itinakdang common poster areas. Yung mga illegally posted election propernalias, illegally posted campaign materials ay aalisin at ilalagay ng dapat ng kandidato sa tinatawag na common poster areas. At kung ito man ay nakalagay sa isang private property, ay dapat ito ay may consent ng nasabing mayan. Anya pa, maging ang mga nasa poste ng kuryente ay kanilang tatanggalin kung saan nakipag-ugnayan na rin sila sa pamunuan ng Ormeco para dito. Nagmumula o magmumula ang Task Force Backlash sa bahagi ng Barangay San Antonio patungo sa kalunsuran. Samantala, nauna nang nagbigay ng notice ang City Comelec sa mga kandidato hinggil sa gagawin nilang Operation Backlash at inaasahan nila na magkukusa na ang mga ito na tanggalin ang kanilang mga campaign posters na wala sa tamang lugar at labag sa isinasaad ng RA 9615 o Fair Election Act. Susunod, delegado ng silang Mindoro sa Aliwan Festival 2013, tumulak na. Yan at iba pa mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Narito na naman ang panahon
kung kailan kailangan natin pumili ng mga taong iluluklok natin sa pwesto, ang May 13, 2013 Synchronized National and Local Elections. Marami na naman tayong maririnig ng mga pangako, mga plataforma di gobyerno ng iba't ibang taong naghahangad na maglingkod sa bayan bilang isang politiko. Ang tanong, sino nga ba sa kanila ang karapat-dapat? Sa hangarin ng aming kumpanya, ang Tamaro Vision Network Incorporated, sa pamamagitan ng programang Newsline City Talk na matulungan ang mga mamamayan na pumili ng mga taong karapat-dapat nilang suportahan at iluklok sa pwesto, kami po ay magkakaroon ng Candidates Forum mula sa 3 ng Abril hanggang 8 ng Mayo sa mga araw ng Miyerkules at Sabado. Inimbitahan namin ang mga kandidato sa iba't ibang bayan sa lalawigan, gayon din sa lungsod ng Calapan, maging ang mga tumatakbo bilang bukal at kinatawan ng unang distrito, upang bigyan sila ng pagkakataon na ilatag ang kanilang mga programa sa mga mamamayan at sa lugar na nais nilang paglingkuran. Iniimbitahan po namin kayo na makibahagi sa pagkilatis sa mga taong humingi ng inyong suporta ngayong eleksyon. Ang bawat boto mo ay mahalaga, hindi ito dapat sayangin, kaya alamin kung sino sa kanila ang nararapat. Tumutok sa boto ko para sa bayan ko, ang espesyal na edisyon ng Newsline City Talk ngayong panahon ng eleksyon. Ang programang ito ay handog sa inyo ng TVNet, ang inyong kabalikat sa pagbabantay sa halalan. Ating mga balita, 2 araw bago ang prestihiyosong Aliwan Festival. Opisyal ng tumulak, 10:00 AM ng 11 Abril patungong lungsod ng Maynila ang mga delegado ng lalawigan para sa taunang patimpalak sa pangangasiwa ng Pitiedo. Tinatayang mahigit sa 200 katao ang delegasyon ng Oriental Mindoro, kabilang na ang mga taga-suporta ng mga partisipante sa Aliwan Festival, kung saan base na rin sa inilabas na press release na sa 22 ang mga kalahok sa nasabing festival. Bagamat hindi naging mahaba ang naging preparasyon ng kinatawan ng lalawigan sa Aliwan Festival, ang bantang gitab ng bayan ng Bansud, puspusan naman ang naging pagsasanay kung saan kumpiyansa naman si Pitiedo Officer Orlando Tizon na mangunguna ang probinsya sa taunang prestihiyosong patimpala dahil na rin sa makabago at karagdagang estilo ng pagsayaw, mga nagagandahang props, live music at iba pa na nagpapakita ng magandang refleksyon sa kaugalian at kultura ng mga Mindoreño. We're going to see lots of props. We're going to see lots of good movements. We're going to see the gracefulness and the rhythm ng ating pandangus sa ilaw still. Makita pa rin yung yumi at ganda ng ating sayaw, ng ating kultura. At higit sa lahat ay nais na pagsama-sama nito yung mga magagandang mga gawain o magagandang mga presentasyon na talagang that truly reflective of a good festival. So, bukod pa sa talagang pinaganda nila ang mga props, napakalalaki, napakaganda, to say really na medyo may presyo yung preparasyon nila. At tayo may naniniwala na it's going to be a good presentation. Pagpalain naman tayo ng Panginoon, ay we're going to land a good title there. Dagdag puntos doon ay yung best musical accompaniment, ano? Musical aspect. Sa tulong ng JJ Ledo na pinanglakan tayo ng ating principal na suportahan ito, yung pangkat ang tawag din yung sa angklong na pinangunahan ni Sir Eman,
ay nakadagdag siya attraction na palagay ko ay first time na gagamitin sa ganung klaseng festival. Talagang makakakuha tayo ng ano ng kanilang atensyon at saka paghanga. Sa pagtutulungan ng pamahalang lalawigan sa pamamagitan ng Governor Alfonso Umaley Jr. at Vice Governor Humarito Dolor, lokal na pamahalaan ng Bansut, Sitiedo at iba pang pribadong individual, malaking adbentahe aniyan sa masamang ayudang kaloob para sa ikatatagumpay ng kompetisyon. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon sa nasabing festival, umaasa naman ang lahat na masisungkit ng grupo ang pagiging kampiyon para sa taong ito kung saan tumataginting na 1,000,000 piso ang papremyo at muling magbibigay ng pagkilala sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Samantala, personal namang sumama si Vice Governor Bons Dolor sa delegasyon ng Silangang Mindoro upang ipakita ang kanyang buong pagsuporta sa mga ito, kung saan sa isang mensahe o isang mensahe ang ipinaabot niya para sa lahat. Yung unang batch ng ating mga delegates, lalo na yung mga props people, ay umalis na kahapon, ganap na alas 6 na barko. At ngayong umaga, yung buong delegasyon, yung mga dancers natin, kasabay natin ngayon, sinabayan ko mismo yung barko nila, alas 6 na koro, para personally, ihatid natin ang ating mga dancers na sasali sa Aliwan Fiesta, isa kami na April 13. Kakatuwa na once again, ang Oriental Mindoro ay makaka-participate sa Aliwan Fiesta. Nakita natin na sa visa ng ating bagong ordinansa na inisponsor ni Vice Governor Bons Dolor last year at pinirma ni Governor Umaley noong November 14, 2012, inilipat natin yung Pandanggita Festival from November 14 to the 3rd Saturday of February. And finally, yung result ng ating kauna-unahang Pandanggita Festival, Festival of Lights, under the new ordinance, ito na. Kukumpit na tayo sa national. So, panawagan natin sa mga kababayan natin sa Oriental Mindoro, supportahan natin ang ating delegasyon na nire-representa ng bayan ng Bansut, particularly Pag-asa National High School. Sana yung panalangin ng bawat Mindoreño ay narito, maramdaman natin yung pagkakaisa ng lalawigan sapagkat ito na ang isang pagkakataon ulit para makita sa buong bansa at maaaring sa buong mundo na ang lalawigan ng Silangang Mindoro hindi lamang rice capital, hindi lamang banana capital, kundi isang lugar na kung saan ang gagalingan ng mga galing, ng mga bata, mga kabataan na nagpapakita ng galing sa kultura Mindoreño. So may God bless our delegation. Congratulations in advance at maraming salamat sa bayan ng Bansut sa full support ng bayan nila sa pamumuno ni Mayor Ronnie Murada at siyempre ng ating pamahalaang palalawigan sa pamumuno ni Governor Boy Umaley. Sa ibang balita, kasabay ng pag-alis ng mga barko, ang kapansin-pansing hindi maawat-awat na pasaway ng mga batang agats na patuloy na lumalangoy at nanghihingi ng barya sa mga pasahero. Bagamat ilang mga hakbangin o hakbang na ang sinakatuparan para dito ng mga konsernadong ahensya, tila di pa rin ito sapat upang tuluyang masawata ang mga batang agats na sa kabila ng magandang hangarin para makatulong. Ang malaking pangamba na posibleng isa sa mga ito ang maaksidente dahil na rin sa panganib na dala ng kanilang paghahanap buhay. Hanggang kailan kaya matutuldukan ang usaping ito sa pantalan ng kalapan? Huwag naman sanang umabot pa sa isang malagim na aksidente ang paghahanap buhay ng mga kabataang ang tanging hangat ay ang makatulong sa kanilang mga pamilya. Sino nga ba ang karapat-dapat na kumilos para dito? Mga opisyales, pasahero o mismo ang mga magulang ng mga batang ito o ang sama-samang pagkilos ng lahat ang kinakailangan upang mapangalagaan ang sinasabing pag-asa ng bayan. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Want new furniture for your home? Look no further, locally imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homework Commercial Booth Outdoor and Indoor Furniture, designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture. Homework for furniture that best suit your homes. Homework, the mark of modern home. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa darating na 15 ng Abril 2013, muli po aming ipinaalala sa lahat ng mabubuwis dito sa Oriental Mindoro, deadline na naman po ng ating income tax return. Ang ipapail po natin sa nasabing petsa
ay ang kinita natin para sa taong nagtapos ng 2012. So kami po ay nakikiusap sa lahat. Magbayad po tayo ng maaga at magbayad po tayo ng tapat. Pakita po natin ang pagmamahal natin sa ating bayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis na siyang ginagamit ng ating pamahalaan upang ang ating pangangailangan ay matutunan. So, kung mahal po natin ang ating bayan, buwis ay bayaran. Bigyang daan ang tunay na kaunlaran at pagbabago sa ating bayan. Kaunlaran ng Mindoro, check sa Kongreso. Trabaho. 2,000 trabaho taon-taon. Para may iba naman. Turismo. Palakasin ang festival sa bawat bayan. Para may iba naman. Serbisyong bago sarili. Paglingkuran ang bayan, hindi pansariling kapakanan. Para may iba naman. Edukasyon. Kasunduan sa bayan, 1,000 scholars taon-taon. Dapat may sapat na silid-aralan at guro sa buong distrito. Para may iba naman. Electrification. Magliliwanag ang bayan sa 100% coverage ng Rural Electrification Program. Para may iba naman. Kalusugan. Hindi mangangamba ang bawat pasyenteng papasok sa public hospital dahil sa kakulangan ng doktor, gamot, at iba pang pangangailangang medikal. Para may iba naman. Kalikasan. Bawal ang malawakang pagmimina, disiplina sa pamamahala ng basura. Para may iba naman. Nangyari sa Kalapan, kaya natin sa lalawigan. Bunsadali ng maalinsangan at napakainit na panahon sa syudad, isang grass fire ang naitala alas 12 ng tanghali, 11 ng Abril sa Barangay Camilmil. Agad namang nirespondihan ang iba't ibang kawani ng Bureau of Fire Protection ang nasabing grass fire at agad na upula dahil sa mabilis na pagkilos ng mga ito. Sa pagkataya ng Bureau of Fire Protection sa lungsod, maaaring ang upos ng sigarilyo o dike sa tindi na ng init ng panahon, nagmula ang nasabing sunog na malapit sa ilang kabahayan sa nasabing barangay. Payo naman sa ilang residente na iwasang manigarilyo malapit sa mga light materials tulad ng damuhan, malalaking puno at iba pa upang maiwasan ang kahalintulad na insidente ng sunog. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente at nagpapasalamat rin ang pamunuan ng BFP dahil sa mabilis na pagtawag ng mga residente dito. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin po mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamaro Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.